gaano ka ka-consistent sa iyong buhay panalangin. Isang mabiyaya at puno ng pag-asang araw ng Lunes sa ika-apat na linggo ng Kwaresma. Pasalamatan natin ang Diyos sa pagpanibago ng ating pag-asang harapin ang araw na ito ng may lubos na pagtitiwala. Meron ka bang isinumamong kahilingan sa Diyos na hindi niya ipinagkaloob? Anong naging reaction mo sa Diyos? Nagrebelde ka at tumigil ng magdasal? O patuloy kang nananalig sa Diyos, believing in your heart that God your Creator knows best and He only gives what is best for you? Ako po ay Sister Lines ng Daughter of St. Paul. Pakinggan na natin ang tagpo ng pagpagaling ng Panginoong Hesus sa anak ng isang mataas na pinuno ng pamahalaan sa mabuting balita ngayon. Umalis si Jesus pa Galilea. Pumunta siyang muli sa Kana ng Galilea, doon niya ginawang alak ang tubig. At nangyari na ang anak na lalaki ng isang opisyal ng hari ay may sakit sa Kapernaum. Nang marinig niya na dumating sa Galilea si Jesus mula sa Judea, pinuntahan niya siya at ipinakiusap na lumusong siya at pagalingin ng kanyang anak na nasa bingit ng kamatayan. Kaya sinabi ni Jesus tungkol sa kanya, "Hanggat hindi kayo nakakakita ng mga tanda at mga kababalaghan, hindi kayo maniniwala." Sinabi naman sa kanya ng opisyal, "Ginoo, lumusong ka bago mamatay ang anak ko." At sinabi sa kanya ni Jesus, "Umuwi ka na, buhay ang anak mo." Nanalig ang tao sa salitang sinabi sa kanya ni Jesus at umuwi siya. Nang palusong na siya, sinalubong siya ng kanyang mga alipin at sinabing buhay ang anak niya. Inalam niya mula sa kanila kung anong oras siya gumaling at sinabi nila, "Kahapon po, nang alauna siya inibsal ng lagnat." Kaya nalaman ng ama na ito ang oras ng sabihin ni Jesus, "Buhay ang anak mo." At naniwala siya pati ang buo niyang sambahayan. Ginawa ni Jesus ang ikalawang tandang ito pagdating niya sa Galilea mula sa Judea. Magandang buhay mga kapanalig. Ako po si Lulu Pechuela, miyembro ng Association of Pauline Cooperators ng Daughters of St. Paul, Pasay. Ano ipinagkaiba ng opisyal na taga Kapernaum sa mga taga Galilea? Hindi ba't humihingi din siya ng himala, ang kanyang kababaang loob at ang matinding pagmamahal sa nag-aagaw buhay niyang anak, ang mga katangiang humipo sa puso ng Panginoon upang siya ipagbigyan? Makapangyarihan siyang tao, pero tinanggap niya na pinagsabihan siya ng Panginoon na hanggat hindi kayo nakakakita ng kababalaghan at mga tanda ay hindi kayo mananampalataya. Maaring napahiya siya, pero nagprosige pa rin siya. Hindi niya inalintana ang kanyang pride at ang sinabi ng Panginoon sa kanya na humayo ka na, ang anak mo ay buhay. Buong puso siyang naniwala at nagmamadaling umuwi upang makapiling ang anak. Manalangin tayo. Panginoon, tulungan mo po kami maging mababang loob at magkaroon ng matibay na pananalig sa iyong pagmamahal sa amin. Isinusuko namin sa iyo ang aming mga hangarin, plano at pangarap sa buhay. Maganap gawa ang dakila mong plano para sa amin at sa aming mga minamahal. Amen. Isa na namang pagpapahayag ng mabuting balita ang inyong napakinggan para sa araw na ito. Mag-iisa sa aming misyon. Maging tagapagpahayag din ng mabuting balita sa pamamagitan ng pag-like, pag-share o pag-tag ng videong ito. At kung meron kayong mga prayer intentions, reactions o comments sa videong ito, i-message lamang kami sa Pauline's Radio PH. At sa inyo pong lahat na nag-message sa amin para sa iba't ibang kahilingan, lalo ng mga labis na apektuhan ng pandemya. Sa mga may sakit ng COVID at iba pang sakit, at sa mga doctors, nurses at health workers na kumakalinga sa kanila, sa mga non-medical frontliners,
at sa lahat ng tumutulong upang maibsan ang paghihirap ng ating kapwa. Asahan po ninyong patuloy namin ipinagdarasal sa Diyos ang inyong mga kahilingan, kalagayan at kaligtasan. Ito po muli si Sister Lines ng Daughter of St. Paul na nag-iiwan sa inyo ng mga katagang pagdarasal, pag-aayuno at pagkakawang gawa ang mga disiplinang sikaping sundin. Nang grasyang hatid ng Kwaresma'y ating kamtin. Mahabagin at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na ng maraming buhay. Tunghayan mo kami ng may pagmamahal at ipag-adya kami ng iyong mapaghilom na kamay mula sa takot sa karamdaman at kamatayan. Itaguyod mo kami sa pag-asa at patatagin sa pananampalataya. Gabayan mo ang mga dalubhasang naatasan na tumuklas ng mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Nagpapasalamat kami sa mga bakunang naisulong sa patnubay ng iyong mga kamay. Pagpalain mo ang aming mga pagsisikap na mawakasan ng mga bakuna ang pandemya sa aming bayan. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malakipan ng husay at malasakit. Pagkalooban mo sila ng kalusugan sa isip at katawan, katatagan sa kanilang paninindigang maglingkod at ipagsanggalang sa karamdaman. Itinataas namin ang mga nagdurusa. Makamtanawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamitin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Sa pagdamay at malasakit namin sa bawat isa, malampasan nawa namin ang krisis na ito at lumago sa kabanalan at pagbabalik loob sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Hesukristo na nabubuhay at nagaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan at ipag-adya mo kami sa lahat ng kasamaan, maluwalhati at pinagpalang birhen. Amen. Mahal na birhen, mapagpagaling sa may sakit, ipanalangin mo kami. San Jose, ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, ipanalangin mo kami. San Roque, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami. Celebrating the Pauline family, Year of the Word of God, from November 26, 2020 to November 26, 2021, with a theme, That the Lord's Message May Spread Quickly.